Alvin the Beast Abueva nakipagpisikalan sa sikat na rapper na si Flow G. Nasayang ang pagkaka-beast mode ni the Beast, kaya naman inasar na lang ang referee. Game 3 series tied between Magnolia Hotshots at TNT Tropang Giga. Kahit papano matagumpay nilang napigilan sa first half etong scoring machine ng TNT na si Mikey Williams. Pero nagbigay ka ba to sa fans ng Hotshots nang mag-init naman to sa third at fourth quarter? Pagkakataon na nga ba ng Magnolia na umangat naman sa serye? Well, opening quarter adjustment ulit para kay Coach Ito Vic Tolero. Dahil pinag-start agad etong si The Beast, maganda ang naging simula para sa kanila with early 6-0 run. Ramdam agad ang impact dyan ni The Beast, nandyan ang kanyang hustle defense and of course ang kanyang sneaky offense. Nakadali pa nga siya dyan ng end one play against the defense of Troy Rosario. Though naitabla ng TNT ang laban under 2 minutes mga bro, kung saan disente ang naging opensa ni Mikey Williams hitting 2 three-pointers. Pero dahil sa 6-0 run ng Hotshot sa pagtatapos ng first quarter, kontrolado pa din naman nila ang laban 24-18. Second quarter, bahagyang nasaktan sa may hip area itong si Pauly nang tawagan ng offensive foul itong 3-point attempt ni Roger Pugoy. Sa kabila naman, bagsak si The Beast nang hindi siya sadyang tamaan ni Castro. Pero nung nireplay mga bro, parang wala namang sumage mga bro. Mabuti na nga lang at wala namang naitawag na flop sa kanya. Well, lumamang ng double digit ang Magnolia pero binura agad yan ng TNT dahil sa napakainit nilang outside shooting led by Glenn Cubuntin at Poy Eram. Tig 2-3 ang naipasok nila sa second quarter. Gusto pa ngang i-posterize ni Poy Eram etong si The Beast pero great defense mula kay Calvin. Pero yun nga lang, nakadali pa ng corner 3 points niya ng best point guard ng Asia na si Kib Montalbo. 6 point lead para sa TNT, 47-41. Entering of third quarter, maagang 3 points para kay Mikey Williams, standing the lead of TNT 50-43. Mabuti na lang to the rescue etong si The Beast. Muling nakabalik ang Hotshots dahil sa ginawa niyang 7 straight points. Solid na energy talaga ang hatid palagi ni Calvin. Under 6 minutes na kuha ulit nila ang kalamangan kung saan 2 magandang pasa pa ang nagawa dyan ni The Beast. Hanggang dulo mga bro, bigay todo pa din etong si Calvin kahit alatang pagod na. Nakikipagpisikalan pa nga din siya dito kay Flow G. Well, kahit papano nagbunga naman ang hirap at pagod dyan ni Calvin mga bro dahil kontrolado nila ang third quarter 73-66 at kung hindi ako nagkakamali 11 points at 4 assists ang naitala ni Calvin dyan. Fourth and final quarter, delikado ang pagkakabagsak ni Aris Dionisio sa play na to. Though walang halong dirty play yan mga bro dahil honest D ang ginawa ni Eram. Yun nga lang, nakapag-commit ng fifth foul etong si Calvin. Sa pagkakawala niya, nakatabla bigla ang TNT kaya naman ibinalik agad siya under 5 minutes. Pero talagang minalas na mga bro dahil foul agad ang bumungad sa pagpasok niya. Double knockout pa dahil end one play pa yan mga bro. Napasenyas na lang ng bingi etong si Calvin sa isang referee. Mabuti na lang nakapag-commit ng 3 magkakasunod na turnover etong si Mikey Williams na sinulit nila Ian Sanggalang at Pauly. Pumasok ang last 2 minutes mga bro na hawak nila ang 3-point lead 88-85. Pero yun nga lang, sa turnover ni De La Rosa nagkaroon ng chance ang TNT. End one play para kay Jason Castro. Pero hindi pa tapos ang laban mga bro dahil naitabla pa ni Mark Baroka ang laban mula ulit sa turnover ng TNT. Huling-huli pa etong si Calvin mga bro na inaasar ang isang referee. Nakapasok ulit ng isang clutch drive etong si Baroka mga bro pero Jason Castro ang original na best point guard ng Asia. Tinapos ang laban mula sa kanyang dagger 3 points 93-92. Kaya naman sa uli mga bro, nakakuha ng TNT ang panalo. 16 points ang naitala dyan ni Jason Castro habang 18 points, 5 rebounds, 6 assists ang naitala naman ni Calvin the Beast Abueva.